sumay niyo ang kapayapaan. Papuri po, salamat ay sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay at tapat ang pagmamahal niya. Walang mali, walang kupas, sa tuwi na ito ang pinababatid sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung wala ang ina, may ama man, walang magiging anak. Tama po ba? Kaya't ibinigay ng ama ang tinatawag na anak niyang nagiging ina. Nagsimula muna sa ina bago may anak hanggang ang mga anak naging apo naman ng mga ina. Salinsali na lamang, palipat-lipat na lamang ng pangyayari. Maging ina ka muna bago ka maging lola. Maging anak ka muna bago ka maging ina. Di ba ga? At kailangan ng ina't ama ay totoong nagmamahalan. At ang mga anak naman ng ama't ina ay totoo ring may pagmamahalan. Doon pala malalasap mo ang tunay na ligaya ng buhay. Sapagkat sabi nga ng isang magulang, pakainin mo man siya ng lahat ng masasarap kung hindi mo maramdaman yung pagmamahal mo ka sa isang anak, parang hindi ka nasisiyahan at nagagala. Buhay ba ang Diyos? At siya unang patutuo, paano mo ba minamahal ang iyong magulang? Binibigay mo yung sakripisyo, hindi lang siya ang nagsasakripisyo para sa'yo. At paano mo naman pinadadama yung pagmamahal mo sa isang anak? Pinakikita mo ang buong suporta mo at pagpapahalaga mo sa kanya. Hindi lamang yung sumusunod ka sa utos o sumusunod ka sa pinakukuha, pinagagawa sa'yo, kundi may kalakip na pagmamahal. Sapagkat kung panay sunod lang na labag sa kaloban, wala pa rin saysay. Buhay ba ang Ama? Ang sa aking pong pananaw, sa aking natutunan, sa banal na Espiritu at sa pamamagitan ng Ama at ng Panginoong Jesucristo, totoong-totoo naman pong nagaganap kung ano yung ginawa mo, magaganti sa'yo. Kaya ako'y nagtitiwala sa Panginoon na nagmahal ka ng magulang, may magkamali man sa anak mo, nagkakamali man, maitutuwid din, maitatama kung mabuti kang anak. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga nakatala sa banal na aklat kung anong ginawa mo, siyang ganti sa'yo. Nagmahal ka ng magulang, minamahal mo'y magulang, ikaw ba itatakwil ng anak mo? Nagmahal ka't nagpahalaga sa magulang mo, ikaw ba ibabaliwala ng anak mo? Mayroon bang sigurong hindi magmahal sa iyo ng tapat at totoong sinasabi mong hinahanap mo? Pakiramdam lang yun. Dahil may mga anak na hindi pare-pares ang ugali. Kung may lima kayong anak, makikita niyo iba-iba nilang ugali. May anak na tahimik, subalit mapagmahal. Nasa puso niya, hindi siya kumikibo. Mayroon namang palagay mo parang hindi siya nagmamahal din at di ka pinakikinggan, pero hindi pala. Proud din siya sa iyo kapag ka nakikipagkwentuhan siya, nakikipag-usap, kinukwento ka rin niya. Pero parang tingin mo hindi siya malambing sa iyo. Ganun ang mga bata. Mayroon naman tunay na malambing. Malapit na malapit sa iyo. Lahat na lang halos yata ay halimbawa, mama ng mama, mami ng mami. Subalit, ang alam lang naman eh, humingi at maghanap ng gusto niya. Pero kapag siya ay hindi naman marunong sumunod at tumanggap ng pangaral, iba't iba ang ugali ng bata. Ngunit kay palad mo nga magulang kapag
ang anak mo ay nakita mo lahat ay may pagmamahal sa iyo. Hindi man pare-parehas ang kanilang ginagawa, nakikita mo yung pagmamalasakit at pagmamahal sa iyo. At yan po ay bilang magulang kayo makikita niyo sa mga anak niyo. Kaya lang tanungin niyo nga rin ang sarili niyo. Bilang magulang ka ba? May magulang kasing gawa ng gawa. Ang katwiran eh, para sa akin ang ginagawa ko. Para sa inyo ang ginagawa ko. May mga nag-a-abroad para sa pamilya. Subalit, ang alam lang ibigay ay bagay, pera. Ngunit kulang sa pagsasalita na, anak, kaya ako ginagawa ito para sa inyo. Kaya naman yung mga anak na lumaki doon sa bagay, sa lapi, na hindi nakadama ng pagpapahalaga, pagmamahal, hindi nila alam kung papaano yung tunay na pagmamahal dahil lumaki sila sa bagay lamang, pinanagana sa bagay. Ang anak pala'y dapat ay kumisan ay pinababayaan mong hanapin niya yung kailangan niya, abutin niya yung gagamitin niya. Hindi lagi kang nakaabot, lagi kang nakaantabay, sapagkat siya rin ay ginagawa mong lampa. Na kapag ikaw ang namatay, kawawa siya. Ang dapat pala sa bata, ang dapat pala sa mga anak, kahit gaano kayo kayaman, tinuturuan din sila. Sapagkat hindi maaaring ang buhay ninyo'y habang panahon ay ganun. Sapagkat ang buhay ay parang gulong, nagbabago ang sitwasyon. Ngunit maganda at mas mabuti kung mahirap kayo. Pagkatapos ay habang lumalaki sila at nababago ang takbo ng buhay hanggang kaapwa-apuan, kaysa doon sa magandang buhay, mayaman sila, pagkatapos ay nawalan, ang kawawa ay pamilya. Ganon ang istorya ng buhay dito sa lupa. Iba't ibang pagpapalayaw ng anak. Malina, kinakampihan pa kapag may nagsumbong. Kaya naman, ang mga anak na nagiging kakampi nila'y magulang, malina'y sinasabihan pa. Hindi na nila alam man ngayon kung alin ang tama. Kaya lumalaki naman silang kusintidor sa magulang. Kusintidor ang magulang. Lumalaki rin ang mga anak na wala na rin silang pinakikinggan. Sapagkat nasa sakali na laman. Umisan pa lang dapat sa anak eh kung kinakailangan. Tapikin mo kumisan. Paluin mo kumisan. Utusan mo kumisan. Pabayaan mong wala kumisan para matutong maghanap. Pabayaan mong mahirapan para bumanat ng buto, para maging matapang lumaban sa buhay. Gawin mo pala iyan at yan ang ama. Kaya't kumisan ang mga anak niya ay pinababayaan niyang nagkakasakit para nang sagay hanapin siya, magtiwala sa kanya na siyang manggagamot, siyang magpapagaling, siyang buhay. Kumisan ay kinakailangang magdusa, hindi para parusahan, kundi para patatagin pa at lalong pagtibayin sa pananampalataya. Ganun pala ang ama, ganun pala ang magulang. Ang lahat nga pala'y alam niya para sa kanyang mga anak. Ngunit may magulang na makasarili. Alam nila ang kalayawan, ang alam nila'y nanganak lang, inanak lang. At pagkatapos ay pagmalaki na, pinalaki ko na kayo, napalaki ko na kayo, kailangan ako naman ang suportahan ninyo. Ay magulang na gayon, na walang pakialam sa mga anak niya habang nagsisilaki sila, tinatalikdan, iniiwanan, at kapag nakitang magandang buhay, may rumasilip pa. Iba't iba nga ang buhay dito sa lupa. Iba't iba ang nagaganap sa buhay ng tao. Subalit ano nga ba ang tamang maganap sa mga anak ng ama? Yaong bawat isa, ama't ina, anak, magkakapatid, pare-parehas na may pagbibigayan, pagmamahalan, pangunawa, pag-intindi sa bawat isa upang sa ganun, hindi nga mahirapan kung sino na lamang ang may pangunawa, nagpaparaya, nagbibigay, nagmamahal, siya ang kawawa. Iyan nga ang dapat na ibulat ng mga ina sa kanilang mga anak. Hindi maaring kinampihan mo ito, malinas siya, pinalalaki mo ulo. Kundi kumbatid mong mali siya sa harapan ng kapatid niya, pangaralan mo at sabihan siya,
At pagkatapos at siya na lamang, sasabihin mo'y ganito, anak, hindi ibig sabihin, kita'y pinagalitan, pinalo sa harapan ng kuya mo o kaya ng ate mo o kaya ni kapatid mo ni ganyan, pagkatapos ay, hindi kita mahal. Pare-parehas ko kayong mahal sapagkat pare-parehas kayong lumuwal sa akin, kaya kailangan pare-parehas kayong magmahalan. Sapagkat hindi nga nawawala ang paborito, may mga magulang na paborito. Mali na yung anak, tinatama pa rin. Kinakatwiran, mahal niya yon. Pinapahalagan niya. Ang iba naman, wala siyang pakialam. Lalo na't kung ang anak niya, Eka, pinakamalambing sa anak ko, Eka, ayan. Kaya naman si Eka ang mahal ko. Pinaririnig pa sa ibang anak. Iba't iba ang nakikita ng ama, ng espiritu niya sa kanyang mga anak. May mga anak na tahimik, ngunit malalim na nag-iisip. Hindi alam ito ng magulang na walang pakialam at di nagtatanong. Ang alam niya lang, pakainin, bihisan, bigyan kung anong kailangan. Subalit hindi niya natatanong ang anak niya, ano ba problema mo anak? Bakit ganyan ka? Dapat ang magulang inaalam din ng anak niya kung ano ba. Ba't ka ba ganyan ang ugali anak? Mayroon ka bang dinadala? May nararamdaman ka ba? Mayroon ka bang dapat na malaman ko? Sapagkat may mga anak na hindi lahat ay nakalalapit sa magulang para magtapat, para magsabi na ganito at ganyan. Kaya't ang isang magulang, dapat siya na ang mismo nagpapahayag, naglalapit para sa kanyang mga anak. At siya unay nagaganap, kaya't kumisan, may anak na gusto pang makisama sa iba kaysa sa kanila, sapagkat hindi nila maabot kung ano ang kanya. At iba't ibang man ang pagaganap o nagaganap dito sa lupa, ngunit matuwid pa rin ang sasabihin ng ama, lahat ay mahal niya. Nawa, ang lahat niyang minamahal ay makadama sa kanya upang ang bawat anak niya ay tunay na magmahal din sa bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. May mga magulang na kapag matalino ang anak niya, todo suporta. At doon sa walang katalinuhan, minamata-mata ang kakayahan niya. Sinasabing, hindi ka magmana ka sa kuya mo o hindi ka magmana kay Pedra doon sa bunso o pangalawa. Ganun ang tao. Nang dahil hindi nga maabot ang kalooban ng ama. Subalit kung tunay na naabot ang kalooban ng ama, papantayin mo. Na nararapat nga ang tao kung nang unang pagkataon niya ay wala siyang alam. Nang makilala niya ang ama, matutunan niya ang lahat, baguhin niya ang lahat, at igawad niya ang mabuti pawa sa kanyang mga anak. Kung gayon nga ang magaganap, wala ngang lalabas na sutil, palalo, sapagkat naihubog ng magulang sa tama. Naihutok ng magulang sa tama. Kaya't ang mga naglilingkod, kung sa unang buhay nila sila'y hindi mabuti ugali, nang matutunan nila ang kalooban ng ama, unti-unti, hindi man pagdakakarakarakang bigla ay nabago sila. Pinipilit nilang baguhin ang lahat ng mali nila upang masunod nila ang kalooban ng ama at mapaturo nila o ituro nila sa lahat ng pamilya. Ngunit sadyang ganyan, magkakapatid man hindi pare-pares ang ugali. Mag-aasawa, pag nag-asawa, nilimot na ang kapatid. Ang asawa na lang ang minahal. Nilimot ang magulang, ang asawa na lang ang pinahigit. Hindi dapat gayon. Nag-asawa ka man, huwag mo lilimutin ang kapatid mo't magulang. Sapagkat, ang sabi nga, 10 asawa, mapapalitan mo. Isang ina't ama, wala kang ipapalit sa kanila. At, kung maganda nga ang pagsasama ng bawat isa, manugang, hipag, bayaw ng mga kapatid ng nag-asawa ay parehas lamang nagmamahalan. Subalit, kapag lumaki sa hindi tamang pundasyon ang napangasawa ng kapatid mo, sosolohin ang asawa. Aagawin ng asawa ang kapatid ng may kapatid, gusto siya lamang. Ganun ang ugali ng tao. May sakim, walang pakialam
sa mga hinipag, sa mga binayaw, basta siya lamang ang mahalin. Iba't iba man ang pag-uugali ng tao, subalit ang iisang ama ay di pa rin nagbabago. Kaya naman, patuloy ang paglikom ng kanyang espiritu, patuloy ang paghahanap upang ituwid ang nagkamali. Itama ang mga baluktot at dilapat ang ugali. Subalit, sino nga ang susunod? Ang mga may pagkilala at may takot ng totoo sa ama. Sapagkat ang taong gumagawa ng kasamaan, hindi naman niya sinusuri ang nagagawa niya. Ang nasa kamalian, hindi niya naman nakikita ang mali ang gawa niya. Habang nandun siya sa kabaluktutan niya, hindi niya natatama sapagkat dilim ang nasa kanya. Kaya wala siyang pinakikinggang katwiran, kundi ang kanya. Kaya't ang nais ng ama, mga tutulahat ang mga anak niya upang madama mo ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Upang ang hindi mo gusto, huwag mangyari sa iyo. Sapagkat kung ano ginawa mo, gagawin din sa iyo. Hindi man nagawa ng dalawang anak mo, ng dalawang manugang mo, siguradong may gaganti kung masama ugali mo sa biyanan mo. Sapagkat ginawa mo yan. Hindi loloobin ng ama na patuloy ka lamang masaya dahil hindi ka naging masaya at nagbigay saya sa biyanan mo. Ganon ang buhay dito sa mundo. Kaya't kung magkakaisip lamang ang lahat ng tao at may takot sa ama, magulang, biyanan, kapwa, mamahalin. Kapatid na sarili, naging kapatid sa asawa, kapwa, mamahalin. Ngunit sino nga bang tutupad at gaganap nito? Yaong nagkakatakot na at tunay na kumikilala sa ama. Kaya nga gayon ang ibig sabihin ng ama, magmahalan ang bawat isa. At habang nandoon sa baluktot at maling pag-uugali ang tao, hindi naman niya makikinig. Hindi niya pakikinggan ang tamang ugali ng kapwa niya. Wala siyang pakialam at di niya mamasdan sapagkat naroroon siya sa kanyang kadiliman ng pag-uugali at pag-iisip. Ngayon, ang wika ng ama, kung mananahan kayo sa ganong baluktot niyong katwiran at mali niyong kaisipan, paano kayo magiging akin anak? Kaya naman, patuloy na naglalahad at nagbabahagi ang Espiritu Santo upang lahat ay maitama na mga anak niya. Mga minamahal ko, kung ang pag-ibig nga lamang ang tunay na mabubuhay sa lahat ng tao, ama, ina, mag-asawa, nagmamahalan sila. Ama, ina, mga anak, magkakapatid, binayaw, hinipag, bilas, magkakapatid, salaman, sa dugo, at hindi pare-parehas lamang. Sapagkat ang isang espiritu ang suma sa kanila. Kaya naman, para sa tao, mahirap mahalin ang di nila kaano-ano. Bakit ko mamahalin yan? Di naman tunay na kapatid. Ngunit, sa ama, kung mahal mo ang asawa mo, mahalin mo ang mga kapatid niyang minamahal niya. At kung nakita mo magandang pagsasama nila, huwag mo nang aalisin ito, kundi kung anong nakita mo, pagpatuloy mo nang hindi nawawasak ang pagsasama ng magkakapatid. Subalit may mga tao ngang iba pag-uugali, walang alam kundi ang kanila. Hindi pinakikinggan ng tama at marapat sapagkat katwira nila lamang yaon. Kaya naman, huwag nang magtaka ang mga gayong pag-uugali kung may dinaranas silang hindi tama sa kanilang mga anak at naging manugang. At kung hindi man mabatid ang mga manugang nila at ang kanilang mga nangagiging anak, may mga problemang wala silang alam. Gayon ang buhay sa lupa. Kaya't ang nais ng ama, ang biyanan magkabalae na anak ng bawat isa, magkaisa rin. Ang bawat magulang ng nagkapangasawahan, hindi nagpapataasan, nagmamagalingan at nagseselosan. Kundi ang bawat magkakabalae dapat ay magkakasundo rin, nagmamahalan sila para sa kanilang mga anak na pinag-isa ng ama. Subalit kumisan, may mga magkabalaing magkalaban. Hindi magkaisa at hindi magkasundo sapagkat doon sa inggitan at selosan. Nang dahil mayroon namang magulang na sakin, ayaw niyang siya lamang ang nagbibigay. Gusto'y siya rin binibigyan. Paano kung naging balae mo'y wala? At ikaw ang mayroon, di bagat dapat ikaw ang umunawa? Paano kung naging manugang mo'y mahirap at ikaw ang may kayamanan? Dahil ba mahirap siya, wala siyang karapatang mahalin, tanggapin ng pamilya,
dahil gayon ang buhay? Paano kung totoo siyang tao, tapat siyang tao at nagmamahal sa anak mo? Dahil lang ba sa yaman, tatakwil mo ito? Gayon ang buhay sa lupa. Iba't ibang istorya, iba't ibang kaganapan. Subalit ang pinakamainam na maganap, maging sino man kayo, isa pa rin ang tuntunin, yaong sa ama, yaong sa anak, na tanggapin. Upang manahan ang banal na espiritu sa bawat isa at mabuo ang magandang samahan nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kagalakan, masyahan ang sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanayahana, upang maganap ang tuwirang patotoo, walang makakaalam sa kabutihan ng Ama na sumunod sa Kanya na di nagawa ang mabuti pawa. At ang bawat nagkamali na ay tama, nagkaroon ng mabuti, tapat na katwiran mula sa Ama, nakilala niya ang matwid, tinanggap ang mali, tinama niya, at siya ay napabuti din. Gayon ang buhay dito sa lupa. Kaya nga't sinabing, magbalik loob kayo sa akin, mga anak. Sapagkat ang nagbabalik loob sa akin, nararamdaman niya kung sino ako at ano ako. Ang kumikilala sa akin, natututunan niya ang aking karunungan at kabutihan. Kahit ang sino mang sa akin, natatama ang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya mapapalad ang mga magulang at ang mga anak na anuman ang kalalagayan ng kanilang magulang, tanggap nila. Subalit may mga naging anak, ikinahihiya ang hirap ng buhay ng kanilang magulang. Hinahanap nila ang kalayawan at karangyaan sa iba. Inggit na inggit sila sa kapwa nila, kaya naman hindi nila matutunang tanggapin na sila'y anak ng isang mahirap. Subalit kay palad ng mga magulang na mahirap at ang mga anak nila ay kinagagalak nila at kinatutuwang sila'y naging magulang nila. Sapagkat dito sa lupa'y gayon nga, may mayabang bata pa lamang, may palalo bata pa lamang. Kaya kung mataas at martarik ang naging magulang, sa kapalaluan at kasutilan bata pa lamang at pinabayaan-ayaan, kawawa rin ng magulang. Kaya naman, upang makita mo kung anong mali ng anak mo at naitama mo ito at maitama mo pa, ikaw rin na magulang, suriin mo kung sino ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan bilang ina, tanglaw ng tahanan. Bilang ama, haligi ng tahanan. Kung ang haligi at liwanag ay magkaisa, matibay, maningas, na ilawan ang nasa buong kabahayan. Sinisigurado ng Ama, lahat sila'y mababahaginan ng kanyang tanglaw. Lahat sila'y mababahaginan ng kanyang katatagan na mula sa Ama, na mula sa Ina. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kung may anak mang naging mabuhay tulad nitong prodigal son, tinanggap lahat, hiniling lahat ang kanyang kaparte at pagkatapos ay lumisan. Subalit, nang maalala niya ang kanyang magulang na mabuti, nagbalik loob at nagsisi. Ganon baga ang ibig kong ituran, mga minamahal ko. Kung naipundasyon mo sa anak mo ang pagmamahal at mabuti, nagkamali man siya kapag naalala niya ang kabutihan niyang nalasap sa isang magulang, magbabalik loob at magbabagong buhay at maasam niyang sambitin sa sarili niyang mabuti pang bumalik ako sa aking magulang sapagkat alam ko sa kanyang kabutihan ako'y tatanggapin niya. Subalit paano kung pinundasyon mo ang anak mo sa hindi tama, sa sigaw, sa palo, sa mura at sa panunumbat? Kung hindi sa iyo, hindi ako naghihirap. Isinilang ka pa, ganyan ka lang pala. Ano ang babalikan sa'yo ng anak mo? Babalik ba sa'yo para doon ay lalong mahirapan sa hirap ng buhay na nalasap niya? Kailanman ay hindi. Subalit, kung nakita ng isang anak na ang kanyang ina, ang kanyang ama, ay tunay na nagmamahal sa kanya, nagkamali man ito
magbabalik sa kanila upang mahingi ng tawad at magsisi, pagkatapos ay ganap na magbago. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kaya't kumisan, marami ang dumudulog, sasabihin ay ganito. Umalis po ang aking anak, hindi na nakaalalang magbalik. Suriin mo kung bakit, anak. Sapagkat, alin sa dalawa, nagtampo, lumisan, at nahihiya ng magbalik, sapagkat takot na sa inyo'y lumapit. O dili kaya naman, namatay na ang anak mo. Mga minamahal, iba't ibang kaganapan at istorya ng buhay sa mundong ito ang sinalaysay ko. Subalit isa pa rin ang aking nais itukoy sa inyo. Kung lahat lang ng tayo magbabago ang isip at damdamin, wala nang pasakit at dosa. Ang ina, ang ama, at ang mga anak. Pagharian tayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Kaya naman, kung ang kamalian ang pinalaki ng isang magulang sa kanyang anak, nang gumagawa na rin ito ng kamalian o kabuktutan, hindi niya mapangaralan, sapagkat gayon din ang gawa niya. Halimbawa, ang lalaki ay nakiapit, ang babae nakikiapit. Ano ituturo mo sa iyong mga anak? Kaya nga, dito sa mundong ito, kaguluhan ay tinatamasa, tinatamo ng tao. Subalit kung totoong may takot lamang sa tao, ang tao at higit sa ama, wala nang magiging litot, gulong-gulo, kundi lahat, payapa at mapa. Pasigurado ng ama sa inyo, may galak ang loob. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasi yay inyong kanta. Ilan na nga ba na magulang mismo lulong sa masamang bisyo, anak, pinababayaan ito? Paano ang tanglaw na sinasabi? Paano ang liwanag na sinasambit? Paano ang haliging matutupad ay matibay at matatag? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. May magulang na walang alam kundi sundin ang sarili, kaya't may anak din walang alam kundi sundin ang sarili. Pare-parehas lamang ang wika ngay ganti-ganti. Ngunit kung mabuti ang magulang, mabuti ang anak. Kaya nga't ang wika ng ama, mga anak, nagkamali ang inyong mga ninuno sa panahon ng mga Israelita. At ayaw ko nang maganap pa ito sa panahon ninyo, kaya't ang espiritu ko'y binabako upang makiugnayan at sa inyo'y mag-aral, mga tuto, ang may gusto. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Minsan may kwento. Eh bakit eka ayun eh? Lingkod ng Diyos eh, ba't eka yung anak niya ganun? Alam niyo po, huwag niyong hatulan yung mga ganun. Huwag kayong humusga. Sapagkat kung tapat na lingkod, ayaw naman niya yung pamilya niya, may mali eh. Kaya lamang, nang dahil hindi magaganap, ang tinanggap ng naglilingkod ay katulad din ng pagtanggap ng mga pamilya. Sadyang mahihirapan. At marami po ang nagaganap na gayon. Subalit ang wika nga,
ang tumanggap, naganap na naglingkod at nagpakatotoo, may pagkakamali at nagkamali ang buhay na itatama ito sa hindi namamalayan hanggang sa hindi mo ginagawa na ito ay naganap para sa iyo dahil ang amang tinanggap mo, kinilala mo, na ibigay ang marapat sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya yaon ang gusto ng Ama. Huwag pagmasda ng kapwa mo, kundi kung nagbago kay ituloy-tuloy mo na ito, upang sa pagbabago mo'y makapagpabago ka rin ng kapwa mo. Kaya lamang may mga taong, kung siya ka hindi nagbabago, ako pa. Hinihintay pang magbago yung kapwa niya bago siya magbago. Hindi totoo yan. Dapat, ikaw na nagbago. Kung totoo mong tinanggap ang Ama, tuloy-tuloy mo yung pagbabago mo. At kung nakikita mo sa mali, gawa ng kapwa mo, ay nahihirapan ka. May Ama, dumulog ka. Buhay ba ang Ama? Kaya sa mga ina, patuloy nawang ang liwanag ay may bahagi nyo sa inyong mga anak at huwag kayong nalulumbay kung walang perpekto at di perfect sa palagay nyo. Ang hinahanap nyo ay gusto nyo makita nyo agad at makuha nyo. Sapagkat ang wika nga, kung ang daliri hindi pantay-pantay, gayon din ang mga anak hindi magkakapantay-pantay. Ngunit kung dahil nakita sa mga magulang ay nagmamahalan at may pagmamahalan, sinisigurado, di man sila pantay-pantay ang naging kapalaran, di man sila pantay-pantay ang pag-uugali, sigurado, ang iisang pinagmula nilang mapagmahal, sila rin magmamahalan. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga lamang, gaano man kaganda ang pagsasama ng magkakapatid, pag nagsipag-asawa na sila lahat, may nawawasak na. Sapagkat, kung ang kapatid nila ay nagmamahal na tapat sa kanila at wala namang mapasunod sa naging asawa at may takot na maghiwalay o delikay ay nagpapahalaga na sa pamilya, susunod na rin itong asawa. Maraming nagaganap na ganyan. May magulang na napakaganda ng pundasyon sa mga anak. At mayroon namang, kahit hindi sila pinundasyon ng mga magulang, magaganda pa rin ang sama nilang magkakapatid. Ngunit nang nagsipag-asawa na, ang mga mag-asawa na, ang iba't ibang ugali ng asawa, mayroon nga naging asawang sakim. Nakakita na ba kayo ng ganon? Ang asawa'y sakim. Gusto'y sila lang mahalin. Maraming ganyan. Kaya, sa halip na ilapit yung asawa sa mga kapatid, babawala na. Gusto siya na lang. Subalit, siya naman gusto, mahalin pa rin ang asawa niya mga kapatid. Yung bang tinatawag na makasarili? Kung kayang-kaya yung asawa, nakakasunod hanggang sa mawasak na ang pagsasama ng magkakapatid. Marami ang nagaganap na ganito. Kayo ba'y walang kilala? Ako maraming kakilala. Ang wika ng Ama. Bilang sa Espiritu, maraming kakilala. Kaya't yan ang halos na problema nitong mundo, ang sakim na pag-uugali at makasarili. Kapag itong namatay, maraming babaguhin at magbabago ang ugali. Kung susunod at tatanggap sa Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, magpasalamat kayo sa Ama at magpuri kapag nakatagpo ng mga asawa ang mga anak ninyo na mahal din ng mga kapatid nila. Mahal ng asawa ng naging anak nyo ang mga kapatid na anak nila bilang magulang sila. Kung minsan anong nagiging problema, kabuhayan. Kung sino mayroon, siya na lang nabubuhay. Madamot ang asawa, wala ang pakialam sa mga hipag at bayaw. Kaya, pag-aawayan lang para bigyan. Kung takot ang
asawa. Eh, maltitiis na lang. Ang kapatid niya kahit di kumakain, tinitingnan na lang. Mayroon palang taong mga ganon. Mga minamahal, sa 14 na taon na itong gawaing ito, sa mag-Oktubre, iba't iba na ang problema ng tao sa mundo. Na nasaksihan, edinulog, iba't iba. Kaya ako ang buhay na patotoo. Ang Diyos Espiritu, saksi sa buong mundo, nakikita niya ang ugali ng tao. At nang dahil ikaw naman ay binago ng Ama, mahihirapan ka rin sa loob mo. Nahihirapan ka para sa mga kapwa mong ganun, naaawa ka. Ngunit ang sabi nga ng Ama, bakit mo didibdibin? Bahala siya. Kaya kayo ba ay nakasaksi na sa gayon? Huwag kayong manimding. Ibigay nyo sa Ama yan. Buhay bang Ama? Mga minamahal, Ina, Ama, mahalin. Ina, Ama, magmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, pagharian kayong lubos. Mayroon naman ang biyanan, walang alam mahalin, kundi yung anak niya, ang manugang wala siyang pakialam. Mali pa rin. Dapat, ang naging asawa ng anak mo, mahalin mo rin. Eh, kung minsan naman talaga, hindi mo masisisi yung biyanan, walang hiya yung manugang. Ano? Kaya magpasalamat po kayo kung naging manugang niyo mabubuti at mababait at sumusunod sa inyo. Pwedeng ibigay pala yan ng Diyos, sumunod po kayo. At kapag nakakita kayo ng ganon, masasabi nyo, Diyos ko, salamat sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Mayroon pong binahagi ang Ama eh. Noon pa'y tuminisahe at binalik niya ngayon eh. Gaano man daw kasama ang dumating kung ang inabutan ay mabubuti at may kahihiyan itong masamang ito, bababago rin, masasama sa mabubuti. Kaya lamang, kung gaano man kabuti ang mga inabutan at walang hiya itong dumating, talagang hindi magbabago. Kawawa naman ano. Ngunit kung kayo'y inabutan ng isang masama at walang hiya, ay mabuti. Huwag kayong patatalong mabubuti. Pabayaan niyong mag-isa siya, ngunit walang maaakay at maagaw sa inyo dapat. Tama ba ga? Kaya lamang kung minsan, yung dumating na masama at walang hiya, nakuha ang mabubuti na tiray, ilan na lamang sila. Kaya nagulo ang magandang pagsasama. Mga minamahal, dapat ang mangyari yung dumating na masama, naakay ng mga inabutang mabubuti. O kung masama ang inabutan at mabuti ang dumating, maakay nung mabuting inabutan ay masama. Gayon ang Ama, sapagkat ang Espiritu niya ay bumaba para maghanap ng mga mali at upang itama. Ngayon, hindi nagpatangay ang Espiritu niyang mabuti sa mga taong masasama. Kaya naman, ang sumusunod sa Espiritu ng katotohanan, nababawi ang kasamaan, nababago ang ugali. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sadyang kay buti ng Ama, kay dakila niya, mga ina, maligayang bati sa inyong lahat. Yamang kayo ay naririto, namnamin yung tuwiran, yung sinambit ko, mga ina ng tahanan, tanglaway ibigay, liwanag ay gawin ninyong pagningasin at huwag na madimla. Yamang kayo ay naririto, ilan lamang kayong ina dito sa mundo,
Liwanag ay dulot ko, maging ganap kayo. Mapagtibay ninyong mga ina kayo na mapagningas lahat ang ilawan nyo. Huwag niyong paintulutan, ito'y magpunda-punda hanggang mapundi na at ganap ng mamatay ang liwanag na sa inyo. Pahiram na tuwira habang kayo nabubuhay, gawin ninyong kamtinyaan, huwag loobin na maparang maging inyong tanglaw sa buong buhay. At ang mga anak ay matanglawa nang magliwanag din, yaong nadidimla. Huwag niyong paintulutang kayo ay magaw upang patuloy na kayo ang makapagbigay yamang katotohanan. Itong sakit tinutura, patuloy niyong samay hilingin yaong liwanag na tunay na matatag. At sa inyong lahat kanyang ibibigay, pananahanin niya, di mamamatay ang tinyong ganap sa buong niyong buhay. Ama'y kilalanin at siya ang manahan. Yaon ang pawang nasa kong sa inyo'y bigay. Katulad ni Maria, hindi nasidla ng kasamaan sa kabilaman. Yaong liwanag na taglay mula sa mangmahal na pagtibay niya at hanggang kamatayan ay di na parang at hindi namatay. Mga mahal, magbilay, magbulay na tuwira, kaya nga't wika ng ama ang mag-asawa kanyang pinag-isa upang pag-isahin sa damdamit pagnanasa, sa gagawin panukala sa kanilang mga anak na tanging pahiram. O mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo, kung gayon man ang pinagmulan nyo na dilim na tuwiran kayong mga nakadama. Huwag ninyo tularan ang mali at di tama, kundi aong kuhanin nyo ang katwiran ng amang mahal. Yamang kayo'y nakadama na at nagbago laman ang puso nyo, kaisipan ay patuloy nyong ilagak sa nang di na magaw pa nang dilim ng gulo nang litot litong lito kung paano ang gagawin sa mabuti ay hindi makakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag. Walang di makakakamit sa mabuting sama ay layon at nasa. Sumayin niyong kapayapaan, pag-arian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo. Ganap na kagalahan, nagkaramaneyahana, nagkaramaneyahana, nagkaramaneyahana. Yaw ng pawang katotohanan, mga minamahal.
Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro. Sapagkat ang mga ito'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo, narinig nila ang mga Hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang nakahahadlang o makahahadlang na bautismohin sila sa tubig? At iniutos niyang bautismohan sila sa pangalan ni Heso Kristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na matili roon ng ilang araw. Sa makatwid, walang hindi mapupuspos ng Espiritu Santo kung tuwir ang tao'y magpapakatuto. Lahat ay kayang bahaginan at ang mga natuto ay ganap na magbabago. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ano man ang pahayag ngayon, karagdagay hanapin niyo kung kayo'y patuloy na maghahanap sa matuwid at tamang salita at aral ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dahil tapat at buhay ang Ama, puro bulaklak ang hain ngayon. Walang kalo naway mamukadkad sa inyong pananalig at pananampalataya. Merong magulang na hindi dinadama yung kakayahan ng anak. Daing ng daing, daing ng daing. Paano kung nerviosa yung anak? Nabubuhay siyang ina, mamamatay ang anak, sinong mag-aalaga pa sa kanya? Mabuti na lamang kung mabuti ang anak, may takot sa ama, binibigyan siya ng katatagan ng ama. Paano kung yung anak mo'y malayo rin sa Diyos? Walang alam kundi ang kanya, de sa pagmamahal niya sa iyo. Bagamat masama ugali niya, mahal ka, sa nakikita niyang ganyan ka, hindi niya kaya, nilayasan ka. Sinong nagpudyok sa anak mo para iwang ka? Di ba ikaw rin? Totoong nagaganap ito. Hindi ko eh kakaya ang aking magulang ganun. Nakikita ko nahirapan. Kahit nakikita mong masama ugali ng anak mo, pero mahal ka. May ganung magulang. Daing ng daing, daing ng daing. Ba't hindi ka magpakatapang? At para ikaw ang magbigay tapang sa iyong mga anak. Diba? Yun ang dapat. Hindi yung sa lambing, lambing ng lambing sa mga anak, hindi naman nababatid yung anak nila ay mahihina ang loob. Pinalaki sa kahinaan ang loob. Eh, paano ka na niya? Dapat, aarukin nyo rin ang kakayahan ng inyong mga anak kung kaya ba nila ang makita kayo'y daing ng daing. Sa totoo lang, hanggat kaya mo, tiisin mo nga ito para hindi mo makita ang anak mo'y mag-alala sa'yo. Dapat yan ang mga magulang. At upang kapag sila rin ay nagkaanak, ganun din ang gagawin, hindi pahirapan ang loob ng anak. Kaya lamang, kung minsan, may mga magulang talaga na pinadadala lahat, pinapapasan lahat sa anak. Sila naman, makapagmagaling lang at maipagyabang ang anak ko mabait. Hindi nila alam, hirap na yung anak niyang mabait. Buhay ba ang Ama? Nang dahil nga mabait at dahil nga pinakamabait, hirap na hindi pa makadaing. Hirap na hindi pa makapagsabi. Sino ang kawawa? Kaya ang gusto ng Ama, ang ina, ang anak, maging matapang kapwa sila. At tatapang kayo kapwa kapag ang Ama kilala nyo at nasa inyo. Dalawang mang-ina. Buhay ba ang Ama? Masasabi mo sa anak mo, anak, matapang dapat
lumaban sa buhay. Huwag kang duwa, sapagkat paano ka kawawa kapag kaduwag ka pag namatay ako? Di ba dapat ganon? Di pa ganon ang dapat tinuturo sa anak? Anak, gusto ko nga maging matapang ka, huwag sa pakikipag-away, kundi sa buhay. Upang kapag ako'y nawala, hindi ka magiging kawawa at kabagabag sa iyong kapwa. Sapagkat alam mo, napakibakahan, pakitunguhan ang sinuman, ang buhay. Eh, ngunit kung pinalaki mo sa kaduwagan ng anak mo, paano? Mabuti na lamang kung nililingap siya ng Diyos sa kaduwagan niya at kasamaan mo ng ugali na wala kang alam kung di dumain sa anak mo. May magulang na ganun, di baga? Iba't iba ang mga tinatalakay ko sa inyo, totoong istorya. Hindi ito kathang isip. Ito'y nasisaksihan sa daigdig. Buhay ba nga ma? Kaya naman, kung matapang ang anak, palagay nila'y matapang. Hindi naman nila alam, nahihirapan din. Kaya kung mahal mo ang anak mo, batirin mo rin kung nakihirapan at di niya nakaya. At kaya lang di makapagsabi sa'yo dahil mahal ka niya. At kung mahal mo naman ang ina mo, at tunay na mahal mo, batiran mo rin sa puso mo, alamin mo sa isip mo kung kaya pa rin ang iyong ina. At kung hindi, sabihin mo, kapwa kayo magtulungan. Di magaang magaan. Kaya lamang, ganun nga, may magulang na pinagmamalaki ang anak, may anak na pinagmamalaki magulang, hindi sila magtampang-abot at magkaunawaan. Kaya mapapalad ang ina't ama na nakakaunawa, nagkakaintindihan, nagsasalita ng kanilang problema sa isa't isa. Kaya nagkakadamayan, nagkakaluwagan ng kalooban. At yan pala ang dapat. Kaya mga mahal, simulan nyo na, gawin nyo na ang tama't tumpak ng sagayon, anak, ina, ama, parehas na may dinadala, parehas na magdadala, parehas na nakakaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan. Kung di man naganap sa inyong unang buhay, ngayon, patnubayan kayo ng liwana at mawawaan nyo ang dapat. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Ang dami po nating natututunan sa Diyos, ano? Mabuti pa nga kayo, alam nyo na itinuro niya. Ako makikinig pa lang. At ako po natututo rin sa mensahe. Pag napakinggan ko yung mensahe, ay ganun pala. Kaya gusto ko isa buhay. At kapag minithi mong isa buhay, unti-unti natututo ka. Wala po palang hindi magbabago. Lahat ng tao ay kayang magbago kapag ginusto. Totoong-totoo. Walang hindi magbabago. Lahat makapagbabago kapag ginusto. Huwag mo lang ipahihigit ang sarili mo at bagay sa lapi sa mundo. Sapagkat sanlibutan niyan. Alam kong magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winik ka niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. May ang mangyayari sa inyo, aking mga ang mangyayari
aking lika na bawat araw. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Ngunit sabi nga, nagaganap pa rin ang salitang. Ang karpintero kung minsan, niya ang sirabaha. Kaya kailangan niya ng ibang karpintero. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi kaya mo na gawin, buuin ang iyong sarili, tahanan, maghanap ka ng bubuo sa kanya. Kaya naman, magaganap yaong kapwa mo, kailangan mo. Sapagkat kung hindi mo kaya, ang anak mo, ang manugang mo, ang biyanan mo, ang ipag mo, ang magulang mo, mayroong kapwa ka, kalapat sa kanila. Gayon ang ama. Kaya naman, ang bawat isa'y kailangang magkaroon ng pagninilay. Di mo ba kaya ang anak mo may Diyos Ama? Wala ka bang kakayahan para sa asawa mo may Diyos Ama? Di mo ba kaya ang kapatid mo may Diyos Ama? Di mo ba kaya ang hipag mo, ang bayaw mo, ang bilas mo may Diyos Ama? Di mo ba kaya ang apo mo, ang anak mo, at sino pa ang gusto mong wala kang kakayahan para gawin ang lahat, para baguhin? May Diyos Ama. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magpakatotoo sa paglapit, babaguhin ang iyong gusto. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang mga may pamilyang maaasahan sa oras ng nagmamahalan, nagkakaisa, nagbibigayan, nagtutulungan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Alamin ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin. Ang mahirap para sa iyo, huwag mong pahirapan. Gawin mo, magaan din. Magaan mong mahalin ang kapwa mo, magaan niyang ibibigay ang pagmamahal sa iyo. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama sa inyong lahat, mga na ina, maligayang mga ina ng tahanan. Happy Mother's Day! Buhay po bang Diyos? Ang Diyos! Buhay po bang Diyos? Nawa maalala ng mga anak at manugang kayo, ng mga apo nyo. Ano po? Kahit sa simple lang, masarap pala. Diba? Kahit sinabi lang, natawa nga po ako kanina doon sa apo ko eh. Naghahanap siya ng lapis. Daladalay papel, yung anak ko ng isang anak ko. Mama, mama, sabi niya, do-drawing ako eh, kasi Mother's Day bukas eh. Sabi niya, eh sinong do-drawingan mo? Sabi ko, ade, ginawa niya. Tapos lumapit, mama,
Mother's Day na bukas, ano, kala ko sa akin niya bibigay. Eh, ano ngayon? Sabi ko, babatiin mo na ako. Hindi, kay mami ko yan. Bukas. O, lang yakaka ko. Ako din. Eh, kasi ang alam niya, Mother's Day yung mami lang. Eh, lola daw niya ako. Yun daw mami niya. Mami niya. Natawa ko ako sa drawing niya. Tingnan mo nga yun. Sabi ko, kahit pala may kalokohan, iringa po ko na iringa ako. Maalala niya yung mami niya. Sabi ko, aba, sa mami mo yan? Sabi ko, eh, hindi ko lang po alam kung saan ko nailagay. Sabi ko daw eh, hindi ko nga alam nito, iniisip ko kung nailagay ko sa basurahan kasi nagtapon ako ng papel kanina. Bahanapin po sa akin yon. Nako, Diyos ko. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Ano? Kahit na hindi kumikibo yung mga bata, meron silang saloobin. Di po ba? Ang sabi nga po ay palakihin sila sa pagmamahal. At mararamdaman nila iyan. Pag naniniwala po ba kayo doon? Pag lumaki yung bata sa pagmamahal, busog sa pagmamahal, masarap din siyang magmahal. Pero kapag kulang siya sa pagmamahal, hindi malambing niyang magulang, hindi rin malambing ang anak. Opo, ako mismo, sasabihin ko yan. Isang buhay patutuo po ako, kaya napakarami kong natutunan sa Panginoon. Nung panahon na yun, mahal ko ang inda ko, ayoko siyang nahirapan, ayoko siyang nasasaktan, talagang gusto ko maibigay ko sa kanya yung magaan. Pero hindi ako malambing sa kanya. Dahil hindi ako lumaki sa ganun eh. Hindi ako lumaki sa halik. Dahil panganay nga ako eh, nakikiamot lang ako sa daliri niya eh. Yakapin mo naman ako, sabi ko, kaya pakiramdam ko po nun, hindi ako mahal eh. Dahil nga ilang kami magkakapatid eh, panganay ako. Hindi ako nagselo sa mga kapatid ko. Salamat sa Diyos, naririnig niya po tayo. Hindi ako nagselos. Salamat sa Ama at ganyan ang binigay niyang isip at damdamin sa akin. Kung ako'y nagselos siguro, baka lumayas ako. Pero hindi pala nangyari yon dahil ako'y may misyon. Opo, pakiramdam ko, hindi ako mahal eh. Bakit? Inakwento ni Mother, siya daw pinalo ng sinturon. Ako pinalo, alambre. Eh, ang uniforme eh. Hanggang dito nung grade 5 ako. Sabi nung kaklase ko, eh ano ba eh, kayang kotse? Eh wala ka ako na ano, pero saan ka? Eh sa simple lang kung ano yun, mataas yung kaldero namin. Pero tatang, hindi kita chinichismis. Sapat na po yung magunita ko, yung nagunita ni Mother. Pero mahal mo pa rin magulang mo, di ba? Sa kabila nung ganun, bakit mahal mo pa rin sila? Ba't hindi mo magawang mamatay ka na sana? Di ba? Eh ngayon, kahit gumubuti ng ginagawa, sabi ng mga bata, mamatay ka na. At nanlumo ako. Ganun pala. Ngayong nasa Panginoon ka na at makaririnig ka ng yung kung sabihan yung ina, ay ganun-ganun, nakakapanliit pala. Nakakapanliit. Kapag yung may marinig kang magsasalita ng gano'n sa magulang, yung mapakagaling, parang wala nang binustong, kundi yung magaling, siya na lang, ay, hindi pala maganda. Ano po? Ang hirap pala nun. Ang sakit pala. Hindi pala tama. Sapagkat kung tunay mo palang mahal ang magulang mo, yung pinagsasakripisyuhan mo dahil sa kanya, kaya mo yung ginagawa yun, eh, tiisin mo yun. Pero kung manunumbat ka at sinusumbat mo pala, hindi tama pala. Anong nagawa mo, sinusumbat mo? Kaya alam nyo po, pag nakilala nyo pala ang Diyos, makikita nyo lahat ang mali nyo. At kapag nakita nyo, pagsisiyan nyo, at sigurado magbabago kayo. Bakit po? Nakapanliliit talaga. Yung sasabihin na, eh, yung tuturuan yung magulang kung ano yung gagawin. Aba, Diyos ko, anak ka lang. Tapos ay tuturuan ka. Alam niyo po, sa experience ko, na napakarami na, nanliliit ako. Sabi ko, salamat po Diyos ko, salamat po, salamat. Kaya, di man
maging ano ang mga anak mo, perfect. Pero hindi mo dinanas yung ganun. Masaya ka na, di ba? Masaya ka. Sapagkat kahit may mali sila, hindi mo dinadanas yung ganun. Naaawa ka sa kapwa mo magulang, ba't ganun? Bakit ganyan? Alam niyo po, kung tunay pala namang may isip ang tao, kahit hindi lumaki sa ganun, hindi siya lumaki sa magulang na kompleto, mapagmahal, maganda ugali. Kapag ikaw naman pala, mabuti ka, itatama ka ng Diyos at tutuwid niya yung buhay mo. Kaya meron po naman palang ang magulang nila ay hiwalay, pero pinagpala. Kasi yung anak na yun, mabait, maganda ugali. Naniniwala po ba kayo doon? Totoo po yan. Pero kapag matigas ang loob mo sa magulang mo, natitiis mo yung magulang mo, hindi mo naaalala siya? Naku po. Ano? May magulang, may anak pala pong ganon? Yung hindi naaalala yung anak, ay yung magulang, ni hindi man lang maisip? Bakit kaya? Alam niyo po, tinatanong ko sa Panginoon, Panginoon, bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ba't ganun sila? Yun na nga po, wala silang pitak sa puso, sa Diyos. Subalit kapag nasa pitak mo, sa pitak ng puso mo ay ang Diyos, naroroon, di mo kayang gawin ang mga bagay na hindi tama at marapat. Kaya muli, Berhel, kasiyasiya ang narinig ng iyong ina, naway lahat ng anak magawa ang katulad ng narinig ng ina mo. Buhay ba ang Diyos? Haanin mo nga yung mayaman ka, kundi ka nire-respeto ng anak mo, ano? Kundi ka inaalala, kundi ka minamahal, kundi ka sinusunod. Aba, eh mabuti pang, diba? O kayo po, halimbawa may anak kayo, gumanda ang buhay nila, masaya silang sarili nila. Ikayo, hindi kayo naalala, masaya ba? Alam niyo po, nang magpunta ako ng Japan, yun ang nakita ko. Nang magpunta ako sa hospital ng mga matatanda, kawawa, naiyak ako. Sabi ko, ganun ba? Sigaw na sigaw yung isang matanda. Sabi ko, ba't sumisigaw siya? Siguro masakit ang nararamdaman niya. Sabi ko po sa sarili ko, sa isip ko, tinura ng Espiritu, hindi anak. Naghanap siya ng pagmamahal ng kanyang mga anak. Kaya tinatabig niya yung pagkain, ayaw niya kumain. Ayaw. Mas gusto niya yung hindi kumain. Kasi may hinahanap siya eh kaanak. Hindi siya mabubusog. Ang hinahanap niya pag... Ganun pala. Totoo pala. Kaya nahiling ko po noon. Sabi ko, Panginoon, kung ganito na lang ang buhay, nako po. Tingnan niyo po sa mayayaman, yung ayaw nilang mag-alaga. Busy, 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 busy. Dadalhin sa ganun ang kanilang mga anak, ang kanilang magulang, at babayaran yun. Kompleto sila. May nag-aalaga. Kaya isang araw may nagsabi sa akin na, eh ako po eka, nakahanda na, may insurance na eka, ako ganun, may ganun. But, sabi ko sa mga anak ko, para pag tumanda ako, dali nila ako sa ganun, at talagaan, may magbabayad. Ano? Gusto mo yun? Opo, para hindi na eka ako mapahirap, hindi na eka sila maghirap sa akin. Bakit? Mahal ka ba ng mga anak mo noon? Sabi ko, naku, dinadaya mo ka ako sa sarili mo, hindi totoo yan. Ang totoo niyan, hindi ka ako totoo sa puso mo yan. Kaya mo lang ginagawa yon dahil baka ganyanin ka ng mga anak mo. Ba't mo iniisip yun? Isipin mo ka ako, mahal ka nila at mahalin mo sila. Ah, dapat ka ako mamatay na lang pagkagan. Di po ba? Totoo po, naging experience ko. May nurse sila, may taga-Subo, may taga-ganyan. Ay, hindi naman sila masaya. Kaya kapag dito, may nakikita po akong pasyente na matanda na, inaakay ng mga anak nila. Ang saya, no? Ang gandang tingnan. Katulad yung kanina, yung pasyente, yung kanyang anak,
Naiyak sa kanyang ina. Hindi niya alam kung paano. Sabi sa kanya ng Panginoon, ng Espiritu, mapalad ka na nagmamahal sa iyong ina. Na sa kabila ng ganyan ng kanyang kalalagayan, nandyan ka. Ngunit, may pinabatid. Naaawa lang siya dahil ganun ang ina niya. Eh, tinanong, makakapagsakripisyo ba eka kayo? Eh, malayo po kami. Baka ako hindi totoong mahal, kahit na malayo. May sasakyan. Eh, kasi po may trabaho. Ay, katulad sa Japan. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, pwede ka naman lumiban ng 9 na araw. Ilaan mo muna sa iyong magulang. Diba? Ngunit, sadyang. E tapos, mayroong isang pasyente. Ang lalaki, anak niya ay lalaki. Inaakay niya yung magulang niya. Iba-iba ang pinakikita ng ama. Meron namang sinasamahan niya ang kanyang magulang, nandun naman siya sa labas. Nakaganyan lang. Yung kanyang ina ay nandun eh. Paano ko pong nalamang anak niya yon? Pasubali ko, eka anak, mamaya lalapit yan sa magulang niya. Kasi tinanong, eh paano ko sasabihin sa iyo ang dapat sabihin? Eh wala kang pamilya dyan. Meron po, eka, batid ko. Wala dito sa loob, nasa labas. Opo, eka. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, iba't iba, iba't iba, naiiba talaga ang tao sa Ama. Kaya gusto ng Ama, maging Espiritu niya'y sumalahat ng anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap. Masarap yung pumikit na lang mata mo, no? Meron naman, sabi, eh ano pa mo? Pala. Eh, ba't gusto mo pang mabuhay? Eh, hirap na rin ang mga anak mo. Silang maiwan. Ayaw mo pa silang maiwan, hirap-hirap na kayo parehas. Buhay ba ang Ama? Pero totoo po yan. Kapag nasa sarili kang pagkatao at pagkatao mo lang talaga, talagang ganun ano, ayaw mo silang maiwan. Eh sabi ko nga po, binalik sa akin ng Panginoon yung istorya ko nung hindi ako ganito eh. Eh kala ko po kasi mamamatay na ako nung magka-toxic goiter ako. Eh ang anak ko'y 2. Ang pangalawa ko'y 5 buwan. Ay talaga sinabi ko sa asawa ko, pag namatay ako, kukunin ko rin ang mga anak ko. Kasi kako, baka mamay mag-asawa ka, pabayaan mo sila, para namang makukuha ko, ipatay na ako. Eh, hindi ko po naisip yun. Abay ngayon, naalala ko'y kalokohan ko. Luka-luka nga pala ako noon. Pero ngayon, sabi nila, ngayon ako luka-luka. Eh, hindi ako luka-luka ngayon, noon ako luka-luka. Dahil paano ko babawiin yung mga anak ko, ipatay na ako. Di po ba? Ganyan ang buhay. Sa akin, ano, bakit ko sinabi yun? Sapagkat takot akong iwanan sila. Baka mamaya, mag-asawa ang asawa. Pagkatapos, ang mga anak, pinabayaan. Naku, kako, papatayin ko rin ang mga anak ko. Kukunin ko sila sa'yo. Hindi sila matitira sa'yo. Kalokohan. Para po pala, mawala lahat ang ganong pag-iisip, tanggapin mo ang Diyos. Upang ang maliwanag, maayos na pag-iisip ang ibigay niya at mabuting damdamin. Yun pala ay damdamin at isip ng taong takot, takot, takot sa buhay nang iiwanan at lilisan. Ikaw na lilisan at ang iiwanan. Masarap po pala, hilingin mo sa Ama, ihanda sila sa pundasyon na siya ang matanggap, makilala, upang mawala ka man. Alam mo na, kilala ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya napakapalad mo. Kilala ni Berhel ang Diyos. Diba? Alam niyo po, ano ang pangaral ng iba? Magpakabuti kang yumaman para eka ng sagayon pag namatay ako. Ay, mali pala yun. Dapat pala, matuto ka sa Diyos, kilalanin mo ang Diyos,
para pag namatay ako, alam mo, sasandigan mo. Hindi ang yaman mo, kundi siya mismo. Boy bang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Sa pangalan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigid kayo ng kagalakang totoo. Huwag panandalian lang. Huwag sa bagay lang. Huwag sa salapi lang. Huwag sa pagkain lang. Kundi mula sa puso nyo. Maging kaaya-ayang pakiramdam ninyo upang sa Ama, mailagak niyo totoo kung paano siya ay naging inyong magulang na totoo. At anak naman kayo. Pagpalain kayong lubos at pagharian mula ulo hanggang talampakan ng banal na Espiritu. Magsihayo kayo sa ligtasay kang tininyo. Tayo na po.